Altea's POV. Gusto mo ng ice cream? Tanong ko kay Patricia. Nandito kami ngayon sa convenience store. Opo, tita! Sagot naman niya sa akin. Halata rin na excited siya. Lumingon ako kay Joaquin at nahuli ko siya nakatingin sa akin. Nakangiti rin siya kaya medyo nailang ako sa uri ng tingin niya. Pwede ba siya ng ice cream? Tanong ko sa kanya. Baka kasi mamaya bawal pala ang bata. Wala namang bawal sa kanya. Nakangiting sagot sa akin ni Joaquin. Mas okay na yung malinaw dahil baka masisi naman ako. Pwede mo ba siyang buhatin para makapili siya ng gusto niya? Utos ko sa kanya. Mabilis naman siyang lumapit sa amin. Binuhat niyang bata at pinapili ng flavor na nais nito. Ganito ba siya sa anak niya? Malambing at mapagmahal? Kung si Ophelia kayang kasama namin ngayon, ganito yung kaya siya? Nagbago na ba talaga siya? Kasi malayo na siya sa Joaquin na kilala ko. Babe, tawag niya sa akin. Bakit? Gusto mo rin ba ng ice cream? Tanong niya sa akin. Ayoko, gatas na lang ako. Sagot ko sa kanya at kumuha ako ng fresh milk. Nang makuha na niya mga kailangan niya, pumila na kami sa counter. Hawak ko pa rin ang gatas at hindi ko binigay sa kanya. Lumapit siya sa akin at ngumiti. Akmang kukunin niyang hawak ko nang pigilan ko siya. Ako nang magbabayad, sabi ko sa kanya. Babe, ako na, sabi niya at kaagad niyang kinuha sa akin. Ipipilit ko sanang gusto ko kaya lang naisip ko na may mga nakapila pa sa likuran ko. Nang makapagbayad na siya, kaagad rin kaming umuwi. Kinakain ni Patricia ang ice cream niya. Bakit kanya ka makatingin? Tanong ko kay Joaquin. Nahuli ko kasi siya nakatingin sa akin. Thank you dahil mabait ka kay Patricia. Biglang sabi niya. Wala siyang kasalanan sa akin. Kung ano man ang ginawa niya sa akin ay labas na siya doon. Hindi ako immature na tao na pati bata papatulan ko. Ano bang laban niya sa akin? Kung gugustuhin ko, kayang-kaya ko siyang saktan. Pero hindi ako ganun, Joaquin. Sana minsan pagsabihan mo si Paloma na huwag niyang saktan ang anak niya. Bata lang si Patricia at sana mas lawakan niyang pangunawa niya sa bata. Hindi ko mapigilan sarili kong sabihin sa kanya nangyari kanina. Sinaktan niya ba si Patricia? Kunot nun tanong niya sa akin. Oo, kanina kinakausap ako ng bata. Sagot ko sa kanya. Nakita kong pagtiim ng bagang niya. Namula biglang mukha niya kaya alam kong galit to. Alam ko rin na kahit sinabi ko kay Joaquin na nananakit ito, hindi pa rin ito titigil. Sasaktan pa rin ni Paloma ang anak niya. Nakikita ko kasing naiinis siya palagi kay Patricia kahit na wala namang ginagawang bata sa kanya. Naging tahimik na si Joaquin hanggang sa makarating kami sa bahay. Naunang bumaba si Joaquin, hawak ko naman ang kamay ni Patricia. Sinalubong kami ni Mami. Bakit parang galit yun? Tanong sa akin ni Mami. Nalaman kasi niyang sinasaktan ni Paloma ang bata. Sagot ko kay Mami. Ang kapal na mukha niya saktan ng apo ko. Galit na sabi ni Mami. Kamusta po kayo, Mami? Tanong ko sa kanya para maibang usapan namin. Okay naman ako, anak. Kagagaling ko lang kanina sa ospital. Mahinang sagot niya sa akin. Alam ko na ayaw niya may makarinig sa amin. Pero bigla kami napatingin sa taas na marinig namin na sumisigaw si Paloma. Sino ba nagsabi sa'yo? Si Teya ba? She's a liar! Naniniwala ka na naman agad sa kanya? Narinig kong sigaw ni Paloma habang pababa ito ng hagdanan. Hayaan mo siya. Mas mabuti na sinabi mo para matakot na siyang saktan ng bata. Sabi sa akin ni Mami. Kamusta palang apo ko? Okay lang po siya. Namimiss ko na po siya kaagad. Sagot ko kay Mami. Alam ko na may dahilan ka. Hindi ka babalik dito kung wala. Hahayaan kita basta hindi makakasama sa'yo. Nandito lang ako, anak. Sabi niya sa akin kaya ngumiti ako sa kanya. Sorry, Mami, pero kailangan ko itong gawin. Sabi ko sa kanya. Siguro nga matinding sugat na ginawa nila sa puso mo. Sana maging maayos ka kung ano man ang binabalak mong gawin. Nakangiting sabi niya sa akin. Ang kapal na mukha mong isumbong ako? Galit akong sinugod ni Paloma. At mga hampasin niya ako pero kaagad siyang hinila ni Joaquin at kinaladkad palabas ng bahay. Daddy, enough na po! Umiiyak na sabi ni Patricia. Yaya, ipasok niyo si Patricia sa loob. Sigaw ni Joaquin. Kaagad naman kinuha ng yaya si Patricia. Hawak ni Mami ang kamay ko. Alam ko na pinipigilan niya ako mangialam. Wala naman akong balak na mangialam sa kanila. Kakaiba kasi magalit si Joaquin ngayon. Ibang-iba nung akong sinasaktan niya. Joaquin, hindi ko naman talaga sinaktan ng anak ko. Bakit ko siya sasaktan, hindi ba? Anak natin si Patricia at mahal na mahal ko siya. Umiiyak na sabi ni Paloma kay Joaquin. Anong pinapalabas mo? Sinungaling si Teya? Galit na tanong ni Mami kay Paloma.
Mami kasi, sinungaling naman kasi talaga siya. Pumunta lang naman siya dito dahil gusto niya tayong guluhin. Gusto niya tayong sirain. Pasigaw na sagot ni Paloma kay Mami. Shut up. Kung gusto mo pang manatili sa pamamahay na to, huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko. Last warning na ito, Paloma. Umayos ka dahil hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Sigaw sa kanya ni Joaquin at mabilis na pumasok sa loob ng bahay. Sinundan naman ito ni Mami. Sa tingin ko'y pupuntahan nila si Patricia. Masaya ka na ba? Nasisihan ka ba? Na nagkakagulo kami? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Paano ko sabihin ko sa iyong oo? Tatanungin kita, sinungaling ba ako? Hindi mo ba talaga sinaktan ang anak mo? Tanong ko sa kanya. Wala kang pakialam kung ano man ang gagawin ko sa anak ko. Sampid ka lang dito. Mahina pero ramdam kong galit sa boses niya. Ako ba talagang sampid? Gusto mo bang malaman kung anong kayang gawin ng sampid na katulad ko? Tanong ko sa kanya. Nakita kong takot sa mga mata niya. Tama, matakot ka sa akin. Dahil baka ito ng huling gabi mo dito? Sad ko sa isipan ko. Isang tawag ko lang kay Joaquin at kaunting iyak ay sigurado kung hindi mo na makikita ang anak mo. Gusto mo bang gayahin kung ginawa mo sa akin noon? Sa tingin mo ngayon, sino kayang pipiliin ni Joaquin? Ako o ikaw? Sigurado ako na hindi mo na makikita ang anak mo kapag umiyak ako ngayon. Kung ako sa'yo, maging mabait ka. Kasi hindi mo kakayanin kapag ako nang gumawa ng paraan na paalisin ka dito. Dapat kang magpasalamat sa akin dahil hinayaan pa kitang manatili dito. Sabi ko sa kanya. May araw kayong sa akin. Madiin na sabi niya. Nag-aaway na naman ba kayo? Biglang tanong ni Candy sa amin. At ikaw, bakit dito ka na nakatira? Nagkabalikan na ba kayo ni Joaquin? Tanong niya sa akin. Babe, kakain na tayo. Biglang lumapit sa akin si Joaquin. Nahihibang ka na ba, Joaquin? Bakit mo siya hinayaan tumira dito? Galit na tanong ni Candy sa kapatid niya. Asawa ko siya at dapat lang na nandito siya. Matapang na sagot ni Joaquin sa bruha. Sana nga hindi ka saktan ng babaeng yan. Sa pagkakaalam ko, galit yan sa'yo. Tapos ngayon okay na kayo? Dagdag pa ni Candy. Saktan naman niya ako, wala kang pakialam. Kaya pwede ba, hayaan mo ako dahil hindi ako nangingialam sa buhay mo. Pagkasabi ni Joaquin ay kaagad niya akong hinila papasok sa dining area. Sorry about that, biglang sabi niya sa akin. Umuwi nila kaya ako sa bahay, sabi ko sa kanya. Dahil ba sa kanila? Hayaan mo sila. Dahil ako makakalaban nila kapag may ginawa sila sa'yo. Niyakap ko siya bigla. Thank you, mahinang sabi ko sa kanya. Saktong papasok ang dalawa't matalimang tingin sa akin. Ginawa ko'y umiyak na talaga ako. Kaya lalo ako niyakap ni Joaquin na tinalikan sa noo. Nakita kong pagpatak ng mga luha sa mga mata ni Paloma. Please babe, don't cry. Malamig na sabi niya sa akin habang pinapatahan ako. Mas ginalingan ko kasi ang pag-iyak ko. Masasabi ko ng papa sana akong best actress. He wiped my tears using his fingers and he smiled at me while doing it. Ang arte! Narinig ko na sabi ni Candy at dumaan siya sa tabi namin. Don't mind her. Bulong ni Joaquin sa tenga ko. Sa room ko na lang kaya ako kakain, mahinang sabi ko sa kanya. Pero syempre ginawa ko lang yun para mas paboran niya ako. Iha, umupo na kayo, sabi sa amin ni Mami. Mama, tanda na yan sila. Noon din na sabihan pa kung gusto nilang kumain ni uupo yan. Nainis na sabi ni Candy. Manahimik ka dyan, Candy. Hindi ka dapat ganyan kay Thea. Asawa siya ng kapatid mo. Sabi ni Mami sabay highlights ng salitang asawa. Asawa ba niya yan? Hindi ba tiniwan niya si Joaquin? Sarcastic na tanong pa ni Candy kay Mami. Kung walang magandang salita na lalabas dyan sa bibig mo, just shut up! Galit na sabi ni Joaquin sa kapatid niya. Ate mo ako! And you are disrespecting me? Dahil lang sa babaeng na yan! Wake up, Joaquin! Ginagamit ka lang niya! Totoo naman na iniwan ka niya, hindi ba? Galit na rin na sabi ni Candy. Ako naman ay naikuyom kong mga palad ko sa galit pero pinili kong yumuko para hindi nila makita ang mukha ko. Pinapalabas pa niya na ako may kasalanan? Kung gusto mong irespeto kita ay manahimik ka na lang dyan. Gamitin man niya ako, it's none of your business. May diin na sabi ni Joaquin. Tama na yan, nasa harap tayo ng pagkain. Biglang nagsalita ang daddy ni Joaquin at seryoso nito ngayon. Biglang tumahimik ang paligid, inalalayan ako ni Joaquin na umupo. Ginawa na lang ako ni Manang ng salad kanina. Dahil nga umalis kami kaya hindi ko na nagawa pa maghanda ng kakainin ko. Habang kumakain kami, tahimik lang ako.
Ganon din ang dalawang bruha. Binilisan ko na lang tapusin ang pagkain ko dahil nainis na ako sa uri ng tingin na ipinupukol nila sa akin. Baka bigla na lang ako mainis at mawala ko sa sarili. Mapatulan ko pa sila. Ayoko masira ang mga plano ko. Babe, aakit na ako, sabi ko kay Joaquin. Nakita ko nagulat siya sa pagtawag ko sa kanya ng babe. Tumayo na ako at nang tumingin ako kay Paloma ay nakita ko na nasasaktan siya. Pero saglit lang rin dahil naging matalim ulit ang tingin niya sa akin. Kung nakamamatay lang ang tingin niya ay bumulagta na ako ngayon. Sasamahan na kita, babe. Sabi sa akin ni Joaquin na makarecover siya sa pagkagulat. Huwag na, tapusin mo na muna yung pagkain mo. Sabi ko sa kanya. Okay, sagot niya sa akin. Umakyat ako sa silid ko, tuminom kaagad ako ng gamot ko. Hihiga na sana ako sa kama na biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang dalawang bruha. Parehong madilim ang mga mukha nila na para bang gusto na akong ibaon ng buhay. Ano ba talagang binabalak mo? Tanong sa akin ni Candy. Wala akong binabalak, ate. Na-realize ko kasi na mahal ko pa si Joaquin. Sagot ko sa kanya habang nakangiti. Mahal? Kung sa bagay, tanga ka pala dati. Malamang tanga ka pa ngayon. Pag-ibig nga naman, hindi ba? Sabi niya sa akin. Hinayaan ko lang siya dahil may iba akong plano sa kanya. Ngid ko muna na maging mabait at magalang sa buruhang ito. Ate, thank you nga pala dito. Masarap ang tulog at nakaka-fresh. Glowing skin din ako dito sa vitamins mo. Laking tulong para ma-maintain ang beauty ko. Sabi ko kay Bruha at pinakita ko pang lagay ng gamot niya. Nakita ko nakatingin si Paloma sa lagay ng gamot. Siguro naingit siya o baka alam rin niyang tungkol dito. Binigyan rin kaya siya ni Candy? Gusto mo rin ba nito, Paloma? Kumuha ka, pwede naman tayo mag-share. Hinahaya na nga kitang makihati sa asawa ko, hindi ba? Kaya kapag gusto mo, kumuha ka lang dito, ha? Alok ko sa kanya. Huwag! Biglang pigil ni Candy kay Paloma. May problema ba, ate? Kunwaring tanong ko sa kanya. Wala naman, sagot niya sa akin at mabilis na lumabas sa silid ko. Hinayaan ko na lang siya sa kakubinalingan si Paloma na nakatayo pa rin ngayon. Ano pang ginagawa mo dito? Matari na tanong ko sa kanya. Talaga bang mahal mo pa rin si Joaquin? Biglang tanong niya sa akin. Oo, mahal ko siya, sagot ko sa kanya. Alam ko na nasa labas na ng pintuan si Joaquin. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya sa akin. Kung hindi ka naniniwala, hindi naman po kita pinipilit. Inaantok na ako, pwede ka na lumabas. Pagtataboy ko sa kanya pero gamit ang malambing kong boses. Babantayan kita, alam kong fake ka lang. Naiinis na sabi niya sa akin. Pinagbantaan pa ako. Gusto ko nga sanang matawa pero pinigilan ko dahil nasa labas lang si Joaquin. Gawin mong gusto mo, hindi naman kita pipigilan. Hindi naman siguro masama na gustuin kong kasama ang asawa ko. Nakangiti ko na sabi sa kanya. Babe, dito ka ba matutulog? Tanong ko kay Joaquin na lumabas na sa pinagtataguan niya. Kaagad na lumingon si Paloma sa pintuan. Kitang-kita kong malawak ng ngiti ni Joaquin sa akin. Pwede ba, babe? Parang nahihiyan tanong niya sa akin dahil nakahawak ito sa batok niya. Pwede naman, kung gusto mo. Sagot ko sa kanya, tumiga na ako. Makakalabas ka na, Paloma. Magpapahinga na kami. Sabi ni Joaquin. Hindi ka ba tatabi kay Patricia? Inaasahan niya na magkatabi kayo ngayon. Tanong niya kay Joaquin. Napaisip ako, hindi ba sila magkatabi? Wala na bang nangyayari sa kanila? Tumingin sa akin si Joaquin. Ngumiti lang ako sa kanya. Paloma, pwede naman dito sa amin muna si Patricia. Kung papayag ka, sabi ko sa kanya na kinagulat niya. Hindi pwede! Sigaw niya sa akin. Okay, doon na lang si Joaquin matutulog sa inyo. Sige na babe, labas na kayo. Inaantok na kasi talaga ako. Sabi ko sa kanya. Okay babe, I love you. Next time na lang ako matutulog dito. Sabi niya sa akin na tinalikan ako sa noo at ngumiti siya sa akin. Hinila ko naman siya tinalikan sa labi. He kissed me back. Naging mapusok ang halika namin na parabang walang tao sa paligid na parabang wala si Paloma. Gusto kong ipakita sa kanyang ginawa niya sa akin dati. Napatigil na lang kami nang marinig namin ng malakas na pagsara ng pintuan. Sige na, puntahan mo ng anak mo. Nakangiti yung sabi ko sa kanya. Okay, good night. Sagot niya sa akin at ngumiti lang ako sa kanya. Lumabas siya kaya humiga na ako. Hindi ko mapigilan ang luha ko dahil namimiss ko anak ko. Pumikit na ako para matulog na sana pero narinig ko bumukas ang pinto. Tita Thea! Tawag sa akin ni Patricia kaya napalingon ako sa kanya. Bakit kayo nandito? Tanong ko kay Joaquin. Hindi ko inasahan na babalik siya dito. Tita Thea, dito po kami matutulog ni Daddy. Sagot sa akin ni Patricia.
Tumingin ako kay Joaquin, napahawak ito sa batok niya. Tinanong ko naman siya, babe, at gusto naman niya, sagot niya sa akin. Pero baka magalit ang mami niya. Don't think too much, ako nang bahala sa bagay na yan. Ikaw ang bahala pero matulog na tayo, babe, hindi ba inaantok ka na? Sabi niya sa akin. Tita Thea, can you read a story for me? Tanong niya sa akin at ngayon ko lang napansin na may dala pala siyang storybook. Of course. Nakangiting sagot ko sa kanya. Humiga na kamit na sa gitna namin siya ni Joaquin. Nagsimula na akong magbasa. Ang totoo, inaantok na talaga ako dahil na rin sa epekto ng gamot ko. Nang tumingin ako kay Patricia ay nakatulong nito kaagad. Nakayakap din ito sa akin. Tinabi kong libro sa may side table. Nakatingin pala si Joaquin sa akin kaya ngumiti lang ako. Pumikit na ako dahil inaantok na talaga ako. Bukas ko nalang sasabihin sa kanya na doon ako sa bahay matutulog dahil hindi ko kayang malayo sa anak ko ng matagal. Hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari dahil tinangin na talaga ako na antok. Maaga akong gumising dahil may pasok pa ako sa office. Tulog pang magama, inalis kong kamay ni Joaquin sa tiyan ko at bumangon ako. Sumasakit ang puso ko para sa anak ko. Kaagad ko rin pinunasan ang mga luha ko dahil ayoko na makita ko ni Joaquin na umiiyak. Pumasok ako sa banyo para maligo na sana. Pero nagtoothbrush na muna ako. Nagulat ako dahil may bigla na lang yumakap sa akin. Good morning, babe. Malambing na bulong ni Joaquin sa tenga ko. Tinapos kong pagsisipilyo ko at binati ko siya pabalik. Good morning. Labas ka na muna at maliligo lang ako. Utos ko sa kanya. Sabay na lang tayo, babe. Bulong niya ulit sa tenga ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ko ito napaghandaan. Hindi ko yata kaya. Hindi ako prepared. Hindi ito kasama sa mga plano ko. Nanlalamig ang mga daliri ko sa paa. Seryoso ka ba? Nautal na tanong ko sa kanya. Oo, mabilis ang sagot sa akin kaya lalo akong kinabahan. Paano ko tatanggi sa kanya? I'm just kidding, babe. Sige, maliligo na rin ako sa room ko. Kita na lang tayo sa baba, sabi niya sa akin at lumabas na dito sa banyo. Nakahinga naman ako ng maluwag. Akala ko talaga'y seryoso siya. Naligo na ako paglabas ko sa banyo ay wala na sila. Pero nandito si Paloma. Nahuli ko siyang hawak ang vitamins ko nung ibinigay sa akin ni Candy. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Anong ginawa niyo kagabi? Hindi na ba kayo nahiya sa anak ko? Sigaw niya sa akin. Tulog naman siya kaya hindi niya kami nakita. Sagot ko sa kanya para lalo siyang mag-overthink. Ang kapal ng mukha mo! Ang bababoy niyo! Galit na sigaw niya sa akin. Are you referring to yourself? Kasi alam ko, Joaquin is my husband. Kaya paano kami naging ganoon? Normal lang naman sa amin ang gawin ng ganong bagay, hindi ba? Sa totoo lang, ang sakit na nga ng katawan ko eh, nasobrahan yata kami kagabi. Pangasar ko pa sa kanya. Buwis, oops, baka nakalimutan mong hindi mo ko pwedeng saktan. Malalagot ka kay Joaquin. Pananakot ko sa kanya dahil balak ako sampalin. Ano bang dapat kong gawin para lumayo ka lang sa amin? At layuan mo na si Joaquin? Tanong niya sa akin. Iba na talagang panahon ngayon, hindi ba? Ang mga kabit ng umaangkin sa asawa na may asawa. Feeling mo talaga legal wife ka, no? Pero, hindi ako aalis. Masaya kayong magkasama tayo dito. Ang asawa ko at ang anak mo na soon, magiging anak ko na rin. Kaya wala kang dapat gawin, sabi ko sa kanya. Hinding-hindi mo makukuha ang loob ng anak ko si Joaquin. Akin lang siya. Hindi mo siya maagaw sa akin. Bakit? Tuturuan mo ba si Patricia na hindi magandang asal? Bad yun. At si Joaquin, pinahiram ko lang siya sa'yo. Kung ano man ang binabalak mo sa amin, sisiguraduhin ko na hindi ka magtatagumpay. Sabi niya sa akin bago ako iniwan dito. Okay, sabi mo, pero huwag kang umiyak. Wala sa sariling bulalas ko't nagbihis na ako. Pagbaba ko'y nasa hapag na silang lahat, nandito pa rin pala si Candy. Nakita ko kung paano niya ako pinaikutan ng mata. Sarap tusukin na mga mata niya. Ate, buntis ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi, paano mo nasabi? Naiinis na tanong niya sa akin. Akala ko kasi naglilihi ka sa akin. Narinig ko naman na tumawa si Joaquin sa tabi ko. Ganon din si Mami. Nanginis ka ba? Hindi po, kasi ate, tuwing nakikita mo ko lagi ka naiinis sa akin. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Sagot ko sa kanya. She's right, ate. Bakit ka naiinis sa asawa ko? Tanong ni Joaquin sa ate niya. Oo, naiinis ako sa kanya. Sana hindi ka na magmukmuk at maglasing kapag iniwan ka niya ulit. Sabi nito na kinatahimik ng lahat na nandito. Nagtataka ako sa sinabi niya. Tumingin ako kay Joaquin pero umiwas siya ng tingin sa akin. Kumain na lang kayo, sabi sa amin ni Mami.
Kumain na kami. Pagkatapos sasabay kaming pumasok ni Joaquin. Idadaan niya muna ako sa opisina ko. Babe, kabado kong tawag sa kanya pero syempre, arte ko lang para convincing. Yes, babe. Okay lang ba na sa bahay ako matulog mamaya? Okay lang ba sa'yo na every other day lang ako sa inyo? Kailangan ko kasi mamonitor ang parents ko, sabi ko sa kanya. It's okay, babe. Kung gusto mo, doon din ako matutulog sa... Huwag! Ay, minis, huwag mo na ngayon, paglilinaw ko sa kanya. Hindi sila pwedeng magkita ni Ophelia. Hindi ibig sabihin na kayo pagmabutihan ako sa kanya ay okay na kami. Ginagamit ko lang siya at wala ng iba pa. Hindi ko na siya mahal at wala ng pag-asa para sa aming dalawa. I understand, nakangiting sabi niya sa akin. Hinalikan niya rin ang kaliwang kamay ko habang nagmamaneho siya. Mukhang magandang tulog mo kagabi, tanong niya sa akin bigla. Oo, pagod kasi ako kahapon, kaya tuwing natutulog ako'y tuli-tuli na hanggang umaga. You know what? Patricia really likes you. Siya pang mismo nagsabing gusto kanyang katabi, sabi niya sa akin. Talaga? Hindi ba siya nagtatanong kung ano ako sa buhay mo? Tanong ko sa kanya. Matagal na niyang alam na may asawa ako. Noon pa lang isinabi ko na sa kanya kung anong relasyon na meron kami ng mami niya. Nagulat ako sa pinahayag niya. May parte sa akin na hindi ako pwedeng maniwala sa sinasabi niya. Kaya ba ganun siya sa akin? Oo, mabilis ang sagot niya sa akin. Matalino pala siyang bata. Parang yung kilala ko, sabi ko sa kanya. Yeah, she's a smart kid. At naiintindihan niya mga bagay at ang mga nangyayari sa paligid niya. Sagot niya sa akin na may ngiti sa labi. Ganyan din si Ophelia, mabait, matalino at maalaga na bata, ang isa mo pang anak. Gusto kong sabihin sa kanya. Gusto ko na ipagmayabang pero hindi ko magawa. Naisip ko na pareho talaga si Patricia at Ophelia. Siguro dahil na rin sa magkapatid sila. Kung dumating man ang araw na magkakilala sila ay sana maging magkasundo silang dalawa. Malayo sa kung anong alita namin ni Paloma. Hindi ko alam kung buhay pa ba ako sa mga susunod na mga taon. Alam ko na kapag nawala ko ay aalagaan ni Veronica si Ophelia. Siya lang ang pinagkakatiwalaan at maasahan ko. Kaya kapag natapos na at nagawa ko ng gusto ko, kapag nakuha ko ng hustisya ay lalayo na kami ng anak ko. At kapag umalis kami hindi na kami babalik pa dito sa lugar na to. Lalayo't kakalimutan ko na lahat na nangyari at magbuhay kami na masaya ni Ophelia. Kung sakaling buhay pa ako. Are you okay, babe? Why are you crying? Tanong sa akin bigla ni Joaquin. Hindi ko na malayang umiiyak na pala ako. Kumuha ako ng tissue sa bag at pinunasan ko mga luha ko. Okay lang ako, sorry. Sagot ko sa kanya. Naalala mo bang anak natin? Malungkot na tanong niya sa akin. Oo, siguro kasing talino niya rin si Patricia. Siguro mabait rin siyang bata, sagot ko sa kanya. Sigurado ako matalino siya, mabait at maganda. Lahat ng katangian niya ay sa'yo niya yun naman, ha? Sabi niya sa akin. Siguro, sagot ko sa kanya. I'm sorry, babe. Alam ko na kung may kasalanan at dapat sisihin kung bakit siya nawala sa atin. Hindi kita masisisi kung nilihim mo sa akin ang pagbubuntis mo noon. Dahil sa mga ginawa kong masama sa'yo, nakita kong pagpatak ng mga luha niya. Tapos na yon, kalimutan na natin. Gusto ko na makasama ka ngayon at maging masaya tayo, sabi ko sa kanya. Thank you for giving me another chance. Hinding-hindi ko nasisirain ang tiwala mo sa akin. I love you. Nakita kong sinseridad sa mga mata niya. Masarap sa tenga ang mga binitawan niyang salita, pero hindi ako pwedeng magpalinlang sa kanya. Marami pang kailangang gawin at tapusin at wala akong plano na gawing totoo ang lahat ng ito. Hanggang kailan kaya gagawin ni Thea ang kanyang pagpapanggap? Kailan niya isasakatuparan ang mga plano niya para paghigantihan ang lahat ng umapis sa kanya? Paano kaya kapag nalaman ni Joaquin na buhay pang anak nila ni Thea? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.